Magandang buhay! Welcome back sa Usapang Pera TV YouTube channel. Kung bago pa kayo dito sa channel, please don't forget to subscribe and hit the bell button and choose all para palagi kayong updated sa aming mga latest videos. Ngayon po ay pag-usapan ulit natin ang tungkol sa bagong ads na naman ng online loans Philippines. Noong nakaraan, ang sinasabi nila sa kanilang ads ay napakasimple lang kung umutang sa kanila dahil sa isang ID at bank account ay pwede ka nang makahiram ng pera. Ngayon naman, another very attractive thumbnail na nag-iinganyo sa mga borrowers, so yung mga tao na nangailangan na kung kailangan mo daw ng pangkuhunan, pwede kayong umutang sa kanila. Napakadali, very fast ang approval. So sa palagay nyo, effective ba na uutang ka ng pera sa kanila para pangkuhunan mo? So pag-usapan ko natin yan ngayon. Pero bago pa man yan, intro mo na nga. So, nung nakaraan na pag-usapan po natin ang tungkol sa online loan Pilipinas. So, nakita natin na yung mga very attractive nilang advertisement na makikita po sa mga newsfeed natin sa Facebook ay nakakainganyo at nakakadala talaga sa mga nakakita nito. So, ngayon, medyo nakakaumay sa konti dahil pag-uusapan naman natin ulit ang lending app na ito or online lending na ito, ang Online Loans Pilipinas, dahil mayroon na naman silang lumabas na bagong thumbnail sa kanilang Facebook advertisement. So nakalagay dito yung nasa aking screen nandiyan sa aking kanang bahagi ay yun po yung pinakita ko nung nakaraan na napakasimple lang po ang mag-apply ng loan sa Online Loans Pilipinas. Isang ID lang at saka bank account ay pwede ka nang makahiram sa kanila up to 7,000 first loan without interest. Pero nalalaman din natin na isa lamang itong parang patibong kung kumain kayo sa pain nila, ay siguradong magiging biktima kayo at alam niyo naman kung ano ang kinahinatnan kapag pinakilik niyo ang online lending app na ito. Dahil yun nga, sinabi ko na mayroon silang 10% na processing fee at saka 1% po ang interest nila per day. And then kapag mag-delay kayo ng inyong due date ay mayroon silang mga penalties, and then kung sakali naman na gusto mong i-extend yung due date mo, pwede kang magbayad ng prolongation fee. Pero hindi kasama doon yung interest. So kailangan mong magbayad ng prolongation fee, kailangan mong magbayad ng advance interest. Kaya napaka ano talaga na hindi siya magandang mahiraman dahil hindi po talaga makakatulong ito sa iyo kundi malaking problema po ang kahaharapin mo. So ngayon naman, mayroon na naman silang pinalabas na bagong thumbnail, itong loan para sa puhunan. So siguro marami ang mga netizen natin na naghahanap ng pampuhunan pero wala po silang kakayahan. So ang magagawa nila ay naghahanap sila ng mauutangan. Pero I think hindi ito ang tamang institusyon na maaari yung hiraman ng pera para gagamitin mo sa inyong negosyo. Bakit? Dahil po medyo malaki nga ang interest. So wala kang mapapala sa iyong, kung sakaling gagamitin mo ito sa iyong negosyo, wala kang mapapala kundi malulugi ka pa. Dahil sa sobrang laki ng babayaran mong interest everyday, dahil 1% po ito, halimbawa umuutang ka ng 1,000, so ang matatanggap mo lang ay 900 o kasi mayroon siyang 10% processing fee.
So, sa 1,000, less 100, so 900 na lang matatanggap mo. And then, mayroon siyang interest rate na 1% every day. So, mayroon kang babayaran tubo na 9 pesos every day. So, sa 30 days, so 270. So, sa 1,000, magkano ba ang kikitarin mo kung hindi naman kalakasan yung negosyo mo? Halimbawa, sari-sari store. Oo. O ano ba, jambolero. So, hindi talaga siya productive, hindi siya advisable na kung ano ka man, kung ka man lang para kang puhunan mo, I will advise na huwag po sa lending na binanggit ko itong online loans Pilipinas. Dahil although mayroon silang ino-offer na 0%, pero 7 days na po yun. Kaya nyo bang habulin yung 7 days? Pabayaran nyo? Kung kaya nyo, so pwede nyo i-go on. Pero kung nag-aalanganin kayo, so mas mabuti huwag nyo na ituloy. So, paalala lang po sa mga nakakita at nakapanood ng kanilang, advertisement ngayon na bago sa Facebook, na nakalagay loan para sa puhunan, fast online loan, apply na. So, hindi talaga siya advisable kung gagamitin niyo po sa puhunan or kahit anuman. Sa tindi ng laki ng interest at saka sa processing fee at kung ano-ano pa, talagang mahihirapan kayong bayaran kung sakali na makautang kayo sa kanila. Kaya, guys, please, makinig kayo and then, basahin nyo rin ang mga iba't ibang reviews at feedbacks sa kanilang app sa Play Store. And then magbasa din kayo ng mga true to life na experiences regarding po sa mga napagdaanan nila with regards sa online loans business. Pumunta lang din po kayo sa www.usapangpera.ph, ang partner website, partner blog ng Usapang Pera. So yun lang po, sana po ay meron kayong natutunan, meron kayong nalalaman tungkol sa ating topic ngayon. Basta huwag po magpadala sa napaka-gandang offer na makikita niyo sa mga advertisement, mga thumbnail, dahil karamihan po hindi po yan totoo. So, thank you very much and see you next time sa another episode na naman natin. Another loan app na naman ang ating pag-uusapan at i-review kung karapat-dapat pa sila natin hihiraman o utangan natin. So, thank you very much and mas love po. Bye!